Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko, ang mga bad habits po natin na siya nagiging dahilan kung bakit nakaka-attract tayo ng negatibo. Kung bakit, kumbaga mabilis pong bumalik ko ano man yung karma. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan ay mainam na alam niyo po ito upang sa ganon hindi niyo po na magawa. Kapag nagawa niyo po ito mga bossing ko, ay naku, ito po yung isa rin sa mga sumisimbolo ng kahirapan, mga iba't ibang klase ng problema ang pinagdadaanan natin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko, yung mga mali nating nagagawa na siya nagiging dahilan kung bakit tayo ay minamalas, kung bakit ang bilis or ang tuloy ng ano, balik sa atin ng karma. Unang-una mga bossing, halimbawa ay meron kang kakilala na sila ay halimbawa ay may pamumuhay na halimbawa, sabi na nating walang pera o kaya ganyan, mahirap. Tapos kayo po mga bossing ko ay namimintas, mabilis po ang balik po niyan. Kapag po pinupunan niyo yung mga ganon, mabilis po ang balik. Lalo-lalo na kung kayo po ay halimbawa mas nakakata sa kanya. Marami akong kakilala na ganyan po ang naganap. Kaya kailangan mga bossing, kung halimbawa may ganun silang pamumuhay, instead na ikaw po ipintasan nyo sila or kaya kung ano man ang sabihin nyong negatibo, kawaan nyo po at ipagdasal nyo na sila po ay magtagumpay sa buhay. Ganun po mga bossing, kasi kung anong panalangin mo maganda sa kapwa, yun din po ang balik po sa inyo. Kung anong panalangin mong pangit, yun din ang balik sa inyo. Ganun din po mga bossing ko yung chismis. Yung chismis na halimbawa, lalo na yung chismis na panay pangit, na alam nyo po ba, nalalahiran po yan. Alam nyo po ba yung ibig sabihin na nalalahiran? Halimbawa, masaya ang buhay mo, tapos nakakita ka ng ibang tao, ganito ang buhay, chismis nyo po siya. At ang masakla pa, nadagdagan pa ang istorya na hindi naman, maaaring tunay or kaya nadagdagan at maaaring nanganak na nanganak. Ganun po yun eh. Pag nagsalin-salin na po yan, ay iba-iba na ang salin ng istorya, ay tumindi na tumindi ang pangyayari. Bagamat kaparanggot lang ang istorya, ay lumaki na. Ngayon po mga bossing, iyan po isa rin sa negatibo. Isa rin po yan sa sumisimbolo. Marami na ako nakakilalang ganyan mga bossing na minsan nagiging ganyan din ako sa sobrang chismosa. Halimbawa, syempre nakaka-intriga. Pero ako po, kumbagay ako'y dalang-dala. Bagay, sabi ko, ba't ba ako'y nakialam pa? Tuloy, nagkaroon ako ng problema. Yung mga ganun mga bossing, halimbawa pa sa mag-asawa. Tapos, halimbawa, kapitbahay mo, ganun, mag-asawa. Tapos, chinismis ninyo. Ay, ganyan, ganyan, ganyan. Ang bilis po ng karma. Magkakaroon kayo ng pagtatalo ng inyong relasyon. Yung mga ganun mga bossing, kaya kumbaga, dead man na lamang. Or kaya, pagdasal na lang na maging okay ang lahat. Yung mga ganun mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, yung mga mali nating gawi na tayo po ay naglalaban ng gabi. Yung paglalaban ng gabi, isa sa mga negatibo rin po yan mga bossing. Yung mga kinaugalian po natin, marami akong kakilala na naglalaban ng gabi. Sabi po nila, wala silang magagawa kasi sa umaga, sila ay abala. At sila po, kumbaga, papasok nga po sa trabaho. At kumbaga, gabi lamang ang kanilang bakante. Alam niyo po ba mga bossing ko, sinubok sila ng marami mga pagsubok, maging sa usapin ng pinansyal at sa buhay mag-asawa. Alam niyo po ba, binago po nila, sitwasyon po nila ng marami ng mga problema pinagdadaanan. At kamusta naman po sila sa ngayon, nabago po ang lahat mga bossing. Gumigising po sila ng maaga. Natutulog ng gabi, gumigising ng maaga at saka sila naglalaba. At ganoon din po mga bossing ko ang paglilinis. Negative din po yan. At ang higit sa lahat, ang mga maling gawi po natin na siya nagiging dahilan ng kahirapan ay ang paglalagay ng bag or kaya ng pitaka sa sahig. Isa po yan sa negative. Kaya kung kayo po ay ganyan ang gawain po ninyo at kayo po ay laging walang pera, subukan nyo po na ibato sa itaas, charot, kasi ganun po ginagawa ko. Sa may cabinet po namin, ay binabato ko na lamang po sa taas, sa mataas talaga sa cabinet. Ganun din po gawin po ninyo, ilagay nyo sa taas ng inyong cabinet para mataas. Yan po mga bossing ko ay sumisimbolo na magaan ang daloy ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Wag na wag nyo po yung ilalagay sa sahig. Kapag po yan ilagay nyo sa sahig,
napakailap ng swerte, napakailap para kumita, eh parang napakaganit, parang napakahirap para sa inyo na kumita ng pera. Kaya para gumaan po yan mga bossing ko, ilagay nyo yan sa mataas na lugar. Huwag nyo pong hahayaan po yan ay nasa sahig, ang inyo pong bag, o kaya ang inyo pong pitaka. Yung pinaglalagyan natin ng pera, kailangan nasa, laging nasa mataas po yan mga bossing. Kaya kung kayo po'y isa sa mga naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, ay mainam na subukan nyo po ito. Proven po ito na maswerte. Wala po mga bossing, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Yung aking shinare pong ito mga bossing ko ay base sa aking mga karanasan at base rin po sa aking mga nasaksihan at base sa tunay na pangyayari. Wala po mga bossing, salamat po.